Maligayang pagbabalik sa inyong lahat. Ito ang pangalawang bahagi ng video lesson, ang socio-cultural na pamumuhay ng mga sinaunang Filipino at ang unang bahagi naman ng pagpapaliwanag ng relihiyong Islam. At susundan ninyo ako sa pangalawang bahagi ng pagpapaliwanag ng relihiyong Islam. Dalangin ko ang habag at pagpapala ng Allah SWT sa inyong lahat. Ano ang relihiyong Islam? Ang Islam ay pangkalahatang reliyon na ang mensahe ay nakalaan sa lahat ng tao, sa lahat ng pook, sa lahat ng panahon. Ito ay hindi ipinahayag para sa mga natatanging lahi, tribo, uri, pook, bansa o panahon. Ito ang din o reliyon na ang lahat ng tao ay pantay-pantay, walang pagkakaiba batay sa kulay, wika, angkan o lugar. Subalit ito ay batay sa isang uri ng paniniwala na siyang nagbubuklod sa lahat ng tao. Ano ang kahulugan ng Islam sa literal at espiritual na kalagayan? Sa wikang Arabic, ang salitang Islam ay nagmula sa salitang ugat na salam. Mula sa mga titik na salam, ang kahulugan ng Islam ay nagpapakita sa literal na kahulugang kapayapaan. At ang Islam ay sa espiritual na kahulugan ay nangangulugang pagsunod, pagsuko, pagtalima at pagpapakumbaba sa kalooban ng dakilang tagapaglika. Sino nga ba si Allah? Siya ba ay isang Diyos na lumika ng langit at lupa? Siya ba ang ibang Diyos sa Diyos na sinasamba ng mga propeta? Siya ba ay Diyos lamang ng mga Muslim? Sino nga ba si Allah? Sa katotohanan, ang Allah ay salitang Arabic na walang ganap o lubos na kahulugan sa wikang English o maging sa anumang wika. Ito ang personal na pangalan ng isang tunay na Diyos na tagapaglika ng lahat ng bagay. Sino nga ba si Allah? Ang pangalang Allah, bagamat isinalin sa English na God o sa Tagalog na Diyos, ay hindi sapat upang ipakahulugan sa salitang Allah. Ang Allah ay isang unikong pangalan ng Diyos na nangangahulugan ng isang tanging Diyos ng lahat ng nilikha. Sino si Allah? Sura 112, Al-Ikhlas, ang kadalisayan. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamagpala at pinakamaunawain. Una, sabihin mo, O Muhammad, siya ang Allah, ang nag-iisa. Pangalawa, ang walang hanggan, ang lahat ng pangyayari ay nakasalalay sa pagpapasya ng Allah. Pangatlo, hindi siya nanganganak at hindi ipinanganak. Pangapat, ang walang maaring ihambing sa kanya, walang siyang katulad. Ano nga ba ang banal na Quran? Ang banal na Quran ay ang panguling kapahayagan ng Allah kay Propeta Muhammad sa loob ng 23 taon. Ipinahayag sa pamamagitan ni Angel Gabriel. Ang kapahayagan ito ay binibigkas ng mga Muslim sa tuwing magdarasal ng 5 beses sa maghapon. Ito ay gabay sa tao tungo sa isang liwanag, lunas at habag sa sangkatauhan ng Allah. Sino nga ba ang may takot sa Allah? Ang mga Muslim ay may takot sa Allah dahil nilikha sila ng Allah na sumusunod, sumusuko, tumatalima, gumaganap, tumutupad at nagpapakumbaba sa kanyang mga kautusan. Sino nga ba ang Muslim? Ang pagiging Muslim ay hindi nakukuha bilang pamana ng magulang, dugo, salita, tribo, angkan, lahi, lugar, bansa, kundi sa iyong pagsunod sa kautusan ng Allah na walang pagtutol bagkus ang mga muog, halaman, isda, hayop, tubig, ilog, karagatan, araw, buwan, bituin at mga planeta ay pawang mga Muslim sila sapagkat sinusunod nila ang layunin o dahilan ng pagkakalikha sa kanila ng Allah. Sino nga ba si Muhammad? Mayroon bang mataas na pag-aralan? Kaya ba magtatag ng isang tao na walang napag-aralan? Ilan sa mga katanungan na naipupukol sa kanya ng mga mayakda ng kasaysayan? Tunghayan muna natin ang maikling talambuhay ni Propeta Muhammad. Ipinanganak siya sa Maka o Beka sa Biblia noong 570
common era o karaniwang panahon kina Amina bint Waham at Abdullah. Uli na siya sa edad ng 8 taon. Sa kanyang kabataan, si Muhammad ay maigpit na naniniwala sa kaisahan ng Allah. Siya ay namuhay ng pangkaraniwan at kinasusuklaman niya ang kapalaluan, kahambugan at pagmamataas. Siya ay maawain sa mga mahihirap, sa mga balo at sa mga ulila at nakiramay siya sa kanilang paghihirap sa pamagitan ng kanyang pagtulong. Kanyang iniwasan ang lahat ng masasamang bisyo na karaniwang ginagawa ng mga kabataan sa kanilang lipunan, katulad ng sugal, pag-inom ng alak, kahalayan at marami pang iba. Siya ay likas na kilalang asidik o matapat at alamin o mapagkatiwalaan. Siya ay magpapastol ng tupa. Noong siya ay halos 25 taong gulang, iminungkay ng kanyang amain na si Abu Talib na sumama siya sa isang paglalakbay ng pangangalakal na napagmamayari ng isang mayamang balo na si Khadija. Tinanggap at isinagawa niya ang paglalakbay sa Syria. Kaniyang pinangasiwaan ang pangangalakal ng may likas na pag-iingat at pagpapahalaga sa kaniyang tungkulin, kung kaya't bumalik siyang may dalang malaking kita kung ihambing sa karaniwang kinikita ng mga naunang namasukan sa kanya. Umanga si Khadija sa kaniyang katapatan at sa kaniyang kahali-halinang pagkatao. Kaya kaniyang inalog siya ng kasal na taos pusong tinanggap naman ni Muhammad. Naging masaya ang kanilang pag-iisang dibdib. Ang kanilang pagsasama ay nagbunga ng 6 na supling, sina Al-Qasim, Zainab, Ruqayya, Kultum, Fatima at Abdullah, na tinaguriang Taib at Tahir. Lahat ng anak na laki ay namatay na bata pa lamang, at ang kaniyang mga anak na babae ay namatay sa panahon ng kaniyang pagkabuhay, maliban kay Fatima na namatay 6 na buwan pagkaraan ng kaniyang pagpanaw. Si Khadija ay ang tangi niyang asawa hanggang sa pumanaw ito sa edad na 51 taong gulang. Nakasanayan ni Muhammad at pumunta sa bundok ng Hira at magdasal sa gitna ng maraming sinasamba sa Saudi. Nang 40 taong gulang na siya ay lumitaw si Anghel Jibril o Gabriel upang ihayag ang unang revelasyon at pagkapropeta nito. Ang unang revelasyon ay ang Quran, Kabanata 96, ang namumuong dugo. Ipinalaganap niya ang Islam sa loob ng 23 taon. Sa dami ng pagsubok sa kanya, nalampasan niya sa patnubay ng Allah. Siya ay namatay sa sakit sa edad na 63 taon. Malinaw na po sa inyo, sino ba si Muhammad? Muhammad ay ang huling propeta ng Allah na isinugo sa sangkatauhan at sa mga di nakikitang nilalang. Ipinalaganap ang relihiyong Islam. Kailanmay hindi niya itinatag o nagtatag ang relihiyong Islam, ipinagpatuloy ang mga itinuro ng mga naunang propeta sa kanya. Taliwa sa sinasabi ng mga mayakda at nagtuturo ng kasaysayan na si Propeta Muhammad ay propeta ng mga Muslim. Terminolohiyang Arabiko, masjid, bahay samahan ng mga Muslim. Sunnah ay mga tradisyon, ginawa, description at mga pinahintulutan ni Propeta Muhammad. Sumaka kanya nawa ang kapayapaan. Halal, mga ipinahintulot. Haram, mga ipinagbabawal. Sirt, salitang nangangahulugan ng pagtatambal sa Allah. Kaaba o Baitullah, ang maitim na bato na matatagpuan sa Makkah, Saudi Arabia. Mula ito sa paraiso kung saan galing sina Adan at iba, at sa pagsuway nila sa kautusan ay nailagay sila sa lupa kasama nila ang Kaaba. Isa itong puti at nilagay sa gitna ng mundo bilang panagpuan o pilgrimahe ng mga nilalang na tao na nakikita o hindi makikita. Nang dahil sa kasalanan ng mga tao, kaya siya naging itim. Ang batong iyan
ay mula sa North Pole at South Pole ay magkapareha ang sukat. Dito nakaharap ang direksyon ng mga Muslim na nagdarasal. Bawat tao ay nag-aangat ng magandang bahay. Pinapalakas ang pundasyon nito upang hindi matibag. Kahit anong unos o bagyo o lindol na daratal ay hindi kaya. Ganon din sa relihiyong Islam ay meron ding limang haligi upang ang tao ay kakapitan niya upang hindi ito matanggay siya ng mga pagsubok o unos na dapat palakasin sa bawat isa. Ang una ay ang shahadatain o ang pagsasabi sa wikang Arabic na Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Sa kahulugan sa wikang Tagalog, ako ay sumusumpa na walang ibang Diyos na sambahin maliban sa kay Allah, at ako ay sumasaksi na ang huling propeta ng Allah ay si Propeta Muhammad, sumasakaninawang kapayapaan. Pangalawang haligi ng Islam ay ang sala, pagsasagawa ng limang beses na pagdarasal sa buong magapon. Ang sala ay mahalaga sa buhay ng isang mananampalataya sapagkat ito ay malinaw na pagganap niya sa kanyang tungkulin ang sumamba sa kanyang lumikha bilang isang matuwid na lipin na kailanman dapat ito ay hindi palalampasin, dahil kapag pinalampas mo, ang masasabi natin ay ang sinasamba mo ang iyong gawain. Narito ang mga pangalan ng dasal at oras nito. Tandaan, ang oras nito ay hindi permanente dahil sa pag-ikot ng ating mundo. Una, Subo o Fajr, bukang liwayway na dasal, alas 5 ng umaga. Pangalawa, Duhur o Luhur, tanghaling dasal, alas 12 ng tanghali. Asr, huling hapon na dasal, oras nito alas 3 ng madaling hapon. Pang-apat, Maghrib, takip silim na dasal, oras nito alas 6 ng gabi. Panglima, Isa, ang panggabing dasal, oras nito ay alas 7 ng gabi. Ang pangatlong haligi ng relihiyong Islam ay zakat o pagbibigay ng zakat o itinakdang taunang awang gawa. Ang zakat ay niutos ng Allah bilang paglilinis sa naitawing yaman na umabot sa pamantayang sukat ng pagbabayad ng zakat. Ito ay taunang tungkulin ng mga may kakayahan upang ibahagi ang 2/3 bahagdan o 2.5% ng natitira nilang yaman bilang paglilinis nito. Ito ay nagsisilbing tulong sa mga naghihikaos at nangangailangan. Pang-apat na haligi ng Islam ay ang saum, pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Ang pag-ayuno ay pinapatupad sa lahat ng Muslim na nasa tamang gulang, may mabuting kalusugan at may matinong pag-isip. Ito ay ginagampanan bilang pagtupad sa utos ng Allah. Ipinadarama nito ang pagkakapantay-pantay ng lahat, anuman ang katayuan ng tao sa buhay. Silang lahat ay umiwas sa pagkain, inumin at maging sa pakikipagtalik sa asawa sa panahon ng pag-ayuno. Ito ay ginagampanan magmula sa pagbubukang liwayway hanggang takip silim na may hangaring matamo ang dakilang biyaya o gantimpala mula sa Allah. Panglimang haligi ng Islam ay ang Hajj o peregrinasyon o paglalakbay sa Makkah. Ang Hajj ay isang tungkulin na dapat isasagawa ng isang Muslim minsan sa kaniyang buong buhay. Sa pagsasagawa nito, ito ay may mga patakaran. Una, kailangang siya ay nasa maayos at mabuting kalusugan. Pangalawa, may sapat na salaping gugulin. Pangatlo, nasa tama at matinong kaisipan. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Syukran at maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa muli, ako si Ibrahim N. Abdul, ang inyong guro. Huwag kalimutan, please pakisubscribe at i-click ang bell button sa ibaba para maging updated kayo sa aking video lesson. Wassalam, goodbye.